81, size 10, black gamuza. Oh, hindi dila na siya. Oh. It's me, Ash Nuesca, and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, so don't forget to hit like and subscribe para lagi kang connected sa mga bagong videos natin. And also follow me to my social media account, Facebook, Instagram, and Twitter. Guys, it's been 1 month bago ko nakapag-upload ng videos kasi alam nyo naman, diba, nag-MECQ tayo. And so, medyo naging busy sa health, yes. Health talaga. Health is well. So, pag-uusapan natin about dogs. Alam ko marami naman sa inyo na mahilig mag-alaga ng dogs at may mga tao din na ayaw ng dogs like me. Kasi bata pa lang ako, talagang paborito na talaga nila akong punteriyahin. I remember, grade 5 ako noon, nakagat ako ng aso sa kamay at hindi pa siya nagpaawat. Nung kinagat niya ako sa kamay, hinabol niya pa ako at kinagat niya ako sa likod. And that is the history why I hate dogs. Ito lang, last year, nakagat ako sa mukha, dyan sa dito. Well, it was an accident. And then, may kagat ako nito, yan, kung nakikita niyo itong mahaba na yan, kagat din po ng aso yan. So, ito, last week lang. So, ganun po ako katindi. Ganun po nila ako kamahal. Huwag po kayo mag-alala, okay lang po yung mga aso, kasi complete vaccine naman po ako. Yes, na-vaccinean po ako, at may papers din po ako. So, huwag niyo po silang isipin, okay sila. Yung mga asong nakakagat sa akin, vaccinated naman sila. So basically, kasi silang rabies, karamihan sa atin gusto talaga mag-alaga ng aso. Like, kung naghahanap ka ng aso na gusto mo talagang alagaan or yung pang bahay, well, madaming aso na pwedeng alagaan. Nandiyan yung mga miniature na aso or mga small breed na dogs such as Chihuahua, Shih Tzu. Pero syempre, naghahanap ka ng medyo pasok sa budget and at the same time, hindi ganun kagastos. Ako, ang naisip namin yung aso actually, si Copy. Kung familiar kayo, lagi nyo rin siya nakikin sa Facebook account ko. Pakita ko lang siya sa inyo. Hi, Copy! Yan, ito si Copy. Actually, si Copy, 1 year na siya sa amin. Yung date of birth ni Copy is July 6, 2019. Pero home siya sa amin, November 23, 2020. Si Copy is Shih Tzu na liver line and sobrang small dog niya lang. Kung papansin mo, ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Papamay na lang po. Bakit Shih Tzu? Why is it Shih Tzu? Well, mostly, ito lang kasi yung pinakamura sa market ngayon. Kung nagka-canvas ka ngayon ng dog at gusto mo mag-alaga ng dog, medyo mahirap mag-alaga ng dog. Lalo na kung hindi ka pa nakakapag-alaga talaga or your first time like us. Which is si Tokyo, yung pinagdaanan niya, may parvo nga siya, diba? So, if you wanna know about that, nasa iba yung link. Check the link. Makikita niyo kung ano yung nangyari kay Tokyo. Well, si Copy, sobrang swerte namin sa kanya kasi nung nakuha namin siya, is complete na yung vaccine niya. But before we talk about vaccine, let's talk about bakit Shih Tzu. So, small breed lang sila. So, kahit maliit or apartment lang yung bahay nyo, magkakasya siya and hindi siya ganun ka-demanding sa place. Well, mostly kahit nasa labas lang siya, okay lang kasi maliit lang naman siya. Hindi siya nagkukonsyon ng malaking space. Second, affordable ang Shih Tzu kasi kahit saan nga, makakakita ka na. Well, make sure na pagbibili ka ng Shih Tzu, mas maganda siguro kung kakilala mo na lang, wag na lang yung mga hindi mo kakilala. At least, if ever something wrong with the dog, you can easily contact them. And kilala naman namin yung pinagbilahan namin, which is Friendly Bim. Sobrang adorable, sobrang bait. Ito yung pinakabait na dog namin. And then, hindi siya ganun kagastos. Hindi siya ganun kagastos sa food kasi maliit nga lang siya. Like, sa isang araw, pwede siyang kumain 1 to 2 times a day. Well, kami, ang ginagawa namin once a day lang, then yung iba parang knickknacks na lang. Number 4 is adorable and titingnan niyo para siyang at hindi siya maingay, hindi siya matahol at napakasweet nitong asong to. So yun yung mga dapat mong consider. Kung papansinin mo, pag bumili ka ng ibang dog, mas mahal. Like if you buy Siberian Husky, Chow Chow, mga big dogs, sobrang mahal. Kasi si Tokyo, mura lang din namin siya nakuha. He's a toy poodle naman, miniature, and pero ang cute ng malaki pag nakita nyo na poodle. Ang cute talaga, sobra. Let's talk about the vaccine. Sobrang mahalaga ng vaccine as a per parents, per mommy, per mom, char. Ano ba talaga? Hindi ko rin alam, so kayo lang po mag-decide, comment down below. Kailangan mo din silang ipa-vaccine. Parang bata yan, may bakuna sa bata. Fully vaccinated na siya. But there is a problem nung nakuha namin siya. Every time na magpapavaccine kasi, meron siyang time or may sequence siya na pagpaka... May sequence siya pag binavaccine. So, yung
sequence nito, umi-copy, medyo mabilis. So, parang nangyari, nag-5-in-1 siya, nag-5-in-1, nag-6-in-1 siya, after nun, nag-8-in-1, tapos binaba sa 5-in-1. So, parang medyo hindi daw advisable, sabi ni Doc Wine. Yes. Ayun yung store niya. Yan, sa Northeast West Clinic Dog Kinemeru. So, parang hindi daw siya medyo akma sa dates. There's a certain time bago mag-take effect. Kaya nga minsan, diba, pinapabalik kayo ng vet 2 weeks or 1 week after ng vaccination at ang dog pwedeng maligo after 1 week ng vaccination. I'm giving you a good example. So, ang parvo, ayan ang common na sakit ng dog. For example, nagpa-vaccine ka ng parvo. Parvo? Nagpa-vaccine ka ng parvo. So, papasok yan sa katawan ng dog. Normally, mag-take effect yung vaccine na yan, kailangan 2 weeks. Si vaccine ng parvo, meron siyang content na parvo bacteria sa mismong vaccine na isasaksak sa dog. So, ang mangyayari niyan, si dog or si copy, magkakaroon ng adaption sa sinaksak sa kanya. So, i-introduce sa body ni copy si parvo. Nang 2 weeks kailangan, kasi ganun talaga siya katagal, para at least ma-remember ng utak niya, dun na siya unti-unting magiging immune sa parvo na introduce na sa utak niya. So, if ever na magkaroon siya ng contact sa asong may parvo, since yung body niya, nalabanan niya na yung parvo na sinaksak ni Doc or ng vaccine. So, in his mind, ay, nalabanan ko na tong parvo. So, yung katawan niya magpo-produce ng antibodies for parvo. So, ano, normally, yeah, ganun yung effect ng vaccine. For example, parvo. Nakakatuwa kasi siya yung dog namin na never nagkasakit. Hindi ka may stress kasi pag nagkasakit ang dog mo, normally ang gagastos mo dyan 10 to 20,000. Medyo malaki yun, medyo mabigat yun. Meron din siyang A-Rubbers. Kompleto si Copy, lahat as in. Hindi kami bumalya sa vaccine ni Cop. Sobrang nakakatuwa kasi sobrang healthy ni Copy. Let's talk about their food naman. Well, kami kasi kinonsider namin yung food nila Copy at Tokyo since love na love, parang ang turing na namin talaga sa kanila is baby anak talaga. Actually, madami namang food na maganda pero dito lang kami na medyo naging comfortable kasi yung trust sobrang bongga na. Isa siya sa mga top of the line ng food ng dog. Yung Royal Canin, ito, nakikita niyo sa picture, Royal Canin Mini Indoor for and also Shih Tzu na brand. Ayun yung pinapakain namin kay Tokyo pati kay Copy. Masasabi mo naman sobrang worth it naman yung binibayad mo, though medyo hindi reasonable yung price kasi para sa dog medyo may kamahalan siya and we need to become more practical. Okay yung Royal Canin, sobrang advisable if you check their fur, sobrang ganda, sobrang bango yung poop nila, hindi ganun kabaho, and then sobrang healthy, sobrang energetic nila sa food pa lang na tong Royal Canin. This is not a paid promotion guys. Royal Canin, baka naman baka magpagpagdala dyan na check. A disclaimer lang, I'm not a dog. I'm not nutritionist, I'm not pediatrician, lahat, wala po akong alam, char, wala po akong posisyon sa health industry, but siguro in our own observation lang, parang medyo nagkaroon sila ng hirap sila sa pag-ihi. Well, pinacheck namin kay Doc, sabi ni Doc, baka may sakit daw sa urinary, like a day, sobrang konti lang na iniihi nilang dalawa, so sobrang nagduda na kami nun, so we stopped yung pedigree as well with dentastic. So, nangyari nun, we returned Royal Canin SO, yung nasa can, pati yung nasa pack, medyo may kamahalan kasi like 1,400 yung nasa pack na 2 kilograms, diba sobrang expensive. Pero ngayon, sobrang healthy na nila, sobrang di namin pinaproblema yung pag-ihi nila. Well, may alternative food naman din kami, hindi na kami bumibili na iba pang dog food. Pinapakain din namin sila ng atay with broccoli, sometimes with potato. As an alternative, we also serve chicken breast. Well, ginagamit namin is Baguio beans, sobrang healthy nun para sa kanila. And broccoli, potato, sobrang daming alternative. Minsan ginagamit namin pechay, cabbage, iba social yung aso. Every meal, hinahaluan namin ng virgin coconut oil. Yes, ang pa-virgin po yun. Kung alam mo nang di ko na virgin, alam mo na. Char. And then, if you're asking about the vitamins, so that is very important. Parang tao nga rin ang dog natin, diba? So, we use NutriPet. Actually, may kamahalan na talaga sa Pet Express pag dun ka bumili. So, may mga store din kami binibilan. Like, LA, yung Royal Canin nila na SO, urinary SO, sa Pet Express, it's 1,400. Pero pag bumili ka, then sa Pet Plates, it's only 1,300. So, may 100% discount ka din. And also, we used Servit before yung nag-start pa lang sila. So, yun guys! First
anong klaseng aso ba ang gusto mong i-decide, kung gusto mo medyo makatipid, mag-shih tzu or mag-aspen ka. And then second, make sure that enough money to give them a support, yes, para maging fully vaccinated sila. Third, you should consider their food. Kailangan healthy para hindi sila mag-suffer in the end. Fourth, vitamins. That is very important. Guys, thank you so much. At sana may natutunan kayo kahit paano. At kung bago ka lang mag-adopt ng pet, always consider those four steps or four P's. Char! Four P's! Char, may two P's ba? Bago ka bumili na aso, make sure you are equipped enough para hindi ka ma-stress like us from the first time na nainalagaan namin si Tokyo na sobrang trial and error. Pero we're blessed kasi at least yun natutunan namin from our past dog na apply namin sa current dog namin. And thank you so much for watching. My name is Ash Nuesca. Till our next video. Bye-bye! Bye-bye na, Opie! Bye-bye na! Bye-bye na tayo! Bye-bye na!